Umiiral pa rin sa Luzon, green ang red alert at yellow alert ngayong araw, April 19, dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Kaya mahigpit ang paalala ng otoridad na maging responsable sa pagkonsumo ng kuryente. Para sa detalye, nakatutok live si Claire Lacanilao. Claire? Chris, dahil sa manipis na supply o reserba sa kuryente, muling itinaas ng NGCP sa red alert status ang Luzon Grid ngayong hapon at mamayang gabi. Isinailalim sa red alert at yellow alert status ang Luzon Grid, bunsod ng nararanasang manipis na supply ng kuryente dahil sa pagpalian ng 19 na power plant. Isinailalim sa red alert status ang Luzon Grid kaninang alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at nakatakdang isailalim sa red alert mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Nakataas naman ang yellow alert status kaninang alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, sinundan kaninang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ito ay dahil sa 19 na power plants ang naka-force outage at 3 are running under rated capacity. Around 2,284 megawatt yung unavailable sa grid. Sa gitna naman ng problema sa supply ng kuryente, ayon sa DECORP, asahan ng mababang singil sa kuryente dahil bumaba ang transmission charge ngayong buwan ng Abril. Sa kumukonsumo ng 100 kilowatt-hour, may bawas na 27 pesos. It's lower compared to last March. Gawa ito ng mas mababa na transmission charge. In terms of the generation charge, tumaas siya ng bahagya compared sa March. Yung nga lang dahil mas mataas yung binaba ng transmission rate, nanigate niya yung pagtaas ng generation charge. Iba't ibang paraan ang ginagawa ng ilang residente upang makatipid sa pagkonsumo ng kuryente ngayong nararanasan ang manipis na supply ng kuryente. Saka di na kami naglalaban ng washing machine. Yun lang kasi yung ginagamit lang namin yung electric pad para medyo mababang bayad sa kuryente. Kung minsan nasa labas din kami, magpapahangin. Chris, para naman sa mga kapuso, may mga ilang paraan para maging wais o makatipid sa paggamit ng kuryente. Yan ang pagpapalit ng LED light dahil mahina ang pagkonsumo nito sa kuryente. At hugutin sa saksakan ang mga computer o gamit sa bahay imbis na naka-standby mode. Pwedeng limitahan ang paggamit ng air conditioning unit sa gabi at sa halip gumamit na lang ng electric fan. Tiyaking ding regular ang cleaning ng mga ventilador at aircon. I-schedule ang pamamalansya at paglalaba gamit ang washing machine. At makatutulong din ang paggamit ng mga solar-powered home appliances bilang alternatibo. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilao.